So ito guys, napapansin nyo merong dalawang wire dito. Ayan. May red at saka black. Ayan. So itong red is positive. Positive siya. And then itong black is negative. So ikabit natin itong isa dito. Ayan. I-clip na lang natin yan. Ayan. Siguraduhin lang natin na nakaklip siya ng maayos. Dito naman siya sa negative. Hello guys, ayan, wala nang intro. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano malaman kung lowbat ba ang inyong battery. Kung paano malaman kung lowbat ba ang battery ng inyong sasakyan. Ayan. Ito yung ating dashboard ng ating sasakyan na yung kotse, no? Ayan. I-ano natin? Susiya natin. Para malaman natin kung siya ay lowbat. Ayan, nakikita nyo yung ano, ayan, oh, susiya ko. Hindi siya nag-start, di ba? So, ibig sabihin yan, mahina ang ating battery. Ayan. Ayun, hindi talaga siya nag... Sobrang hina ng battery niya. So, ibig sabihin niya talaga, hindi kayang ipa-under yung ating sasakyan. So, paano ba natin i-charge yan? So, punta tayo dun sa kanyang hood. Tingnan natin yung makina at nandoon yung kanyang battery. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-charge ng battery ng sasakyan. So, ito na nga guys. Andito na tayo sa, ano, sa ating makina ng ating sasakyan. So, andito siya sa bandang kanan yung battery. Ayan. Ang battery niya ay 3SM. So, ano kasi ito eh, Hyundai na ano, na Tucson, kaya medyo malaki-laki ang kanyang battery. So, ayan, 3SM po ang kanyang size ng battery. Parang sa mga ano, sa mga jeep, mga ganyan, parehas yata. Parang parehas lang yata ang battery niya. So, ayan, may kakita nyo, merong siyang color red. So, ibig sabihin niya na is positive. Ito. And then, ito naman ay negative. Ito siya. So, pakita ko sa inyo kung paano i-charge yan, yung ating battery. Ayan, kasi lowbat na. So, ayan, buksan natin to. Ayan, tandaan nyo guys ha. Pag makakita kayo ng battery na kulay niyang ganyan, red, ibig sabihin yan is positive. At ito naman yung negative. So, meron tayo ditong charger. Ayan, maliit lang siya. Ayan. Nabili natin to sa Lazada. Ayan yung pangalan niya. Maliit lang siya guys, pero malaking bagay ito. Malaking na itutulong ito. Tsaka magaan lang siya kahit saan mo siya dalhin, pwede. Dalhin mo siya pag nagta-travel kayo, dala-dala mo ito kailan niya sa loob ng sakyan. Yan. Pwede ito kasi magaan lang yan naman ito guys. Tsaka ano, sinasaksak to sa 220 itong charger na to. From 220 na kuryente, ikakabit natin to dito sa kanyang battery. So ito guys, napapansin nyo merong
dalawang wire dito. Ayan. May red at saka black. Ayan. So itong red is positive. Positive siya. And then itong black is negative. So ikakabit natin siya. So ito, napamasin nyo, di ba may red dito. So itong red na to, para din yan sa kulay red. Kasi positive siya, positive. So ikabit natin tong isa dito. Yan. I-clip na lang natin yan. Yan. Siguraduhin lang natin na nakaklip siya ng maayos. Para mag-charge talaga siya. Yan. Nakakonek na siya. And then itong isang black. Yan ito. Dito naman siya sa negative. Yan. Kabit lang natin siya ng maayos. Yan. Make sure na naka-clamp talaga siya. Nakaklip ng maayos siya. Ayan. So ito, isasaksak natin siya sa 220. So dahil malayo ang ating saksakan na yun siya. Ayan, napakalayo. Gagamit tayo ng extension wire. Ayan. Saksak natin siya dito. Ayan. Ayan. Tapos ito na yung ating extension. Ito naman ang ikakabit natin dito sa ating extension. So ayun guys, napapansin nyo, nito-charge nyo, di ba? 5.3 na lang yung kanyang sukat ng battery. Kailangan maging ano yan? Maging 12 or 13 para ma-ano siya. Masabi natin na full charge na siya. Ayun, napakalabat na. So, lagi nyo yung tandaan guys, ito nasa positive, kulay red, at yung na negative ay nandyan sa kanan. Ayan, so para malaman yung nag-charge siya guys, ayan, nagbiblink, di ba? Ayan, nagbiblink yung kulay red, so ibig sabihin nag-charge siya, pumunta siya dahil doon sa battery. Ayan, ayan, nag-charge siya, ito nakikita nyo naman, nagbiblink dito. Ayan, kailangan yan, ano? Mapuno siya. Parang sa cellphone guys. Kailangan mapuno yan. Para mag-start siya. Yan. Yan guys. Ganyan lang ang pag-charge ng battery. Napakasimple lang. Basta meron kayo nito. Sa Lazada guys, meron nito. Hintayin na lang natin hanggat mapuno yung kanyang battery. Kailangan ma-full charge yan. So, ganun lang guys. Ayan, thank you so much sa inyong pagpanunod. Sana nakapagbigay ako ng tulong. Lalo na dyan sa mga may mga kotse na hindi pa gaanong nakakaalam ng ganitong diskarte kung paano mag-charge ng battery. So, thank you so much guys, and yun lang po. Ayan, maraming salamat.